shout out na pala ng bikers ng Bakong, nagbibigay ng Christmas gift giving sa ride nila at nabigyan yung kapatid ko. Gaga-vlog ko mga bikers sa Bakong. Shout out. Sa vlog na ako na yung vlog. Ali, balik dito. Balik tayo sa content natin kung paano natin pa-upgrade at palakasin ang ating pocket bike. Kung bago pa lang kayo sa YouTube channel ko, huwag kalimutan yung mag-subscribe at paki-like na rin para at mag-comment at lagi yung suportahan yung content natin sa DIY natin, kasi marami pa tayong mga content sa susunod na mga update na videos. At magsisimula na tayo sa ating DIY, sa ating pocket bike, kung paano natin i-upgrade ang ating pocket bike. Yan. Kung nagtaka kayo kung bakit walang badikit ang ating pocket bike, ay nire-repaint muna natin ang badikit niya sa shop. At ang content natin ngayon ay paano natin palalakasin ang ating pocket bike. Change carburetor sa 110 na carb at palitin tayo ng handle bar. Bale, ito po yung carburetor ng pocket bike natin. Ito yung kanyang standard ng pocket bike, ng carburetor ng pocket bike 49cc. Kaya po tayo nagpalit kasi medyo may sira na tong carburetor natin. At karamihan sa problema ng carburetor ng pocket bike ay yung seal ng kanyang on-off switch sa kanyang fuel cock, yung on-off niya. Yung rubber kasi niya ay pag sa katagalan ay nagbrebrittle, kaya lagi nang nag-overflow, madali na rin magpa-flooded. Kaya nag-decide ako na palitan ng carburetor. Nagbi-big carb ako, carburetor ng mga malalaking motor kaya gaya ng xrm110 or web 100. At may binago tayo, kaya gumawa tayo ng adapter, improvised na adapter, kasi yung butas ng kanyang carb sa pocket bike ay malayo sa sukat ng carburetor ng mga malalaking motor, at hindi mag-aabot yung butas ng bolt sa carburetor at sa adapter. Kaya gumawa tayo ng kanyang improvised na adapter, at ito yung ginawa natin. Ito, gumawa tayo ng improvised na adapter niya. Kaya para makabit natin ang carburetor ng 110. So ito po yung improvised adapter na ginawa natin. At kita nyo naman yung difference ng carb ng 110 at ng pocket bike. Yung sa pocket bike ang liit-liit po, at malaki po yung sa 110. Ito po yung carb na ikakabit natin sa ating pocket bike, at ipagpakita ko sa inyo kung paano to ikakabit. Ito na pong gagawin natin, i-cut natin ang engine guard para makasya yung carb. Tapos na po natin makat yung engine guard, kaya po natin kinakat yung engine guard upang makasya yung carb ng 110, kasi malaki yung difference ng pocket bike carburetor, ang liit-liit at malaki po yung sa 110. So isa sound test muna natin tong pocket bike na pinalitan na natin ng malaking carburetor ng XRM110, at kung so magpapalit din tayo ng handlebar, dahil yung younger brother ko po ay naliliitan siya sa kanyang handlebar, kaya
papalitan natin ang handlebar sa mga heat bike, mga big bike na motor. At ito po yung handlebar na papalit natin. At yan, sinusukat natin. Kita natin yung difference niya. Mahaba po yung handlebar at maliit yung handlebar ng ating pocket bike. Kaya change handlebar tayo guys, para comfortable yung magra-ride ng pocket bike. Yung brother ko po request kasi niya na palitan yung handlebar niya kasi naliliitan siya sa kanyang handlebar. So ayan, tapos na po yung ating DIY. Pinalitan na natin ng handlebar at pinalitan na natin ng carburetor ng 110, yung maliliit na carb, at pinalitan ng malalaki. Kaya isa sound test na natin at iraride na natin to ngayon. Titesting din. Gaga-vlog ko sa mga bikers sa Juan, Bakog. Shout out. Sa vlog na ako na yung vlog. Balik. Eh, paday. Balik. Balik dito. Balik. Pugaan, napuga. Napuga. Ipuga.
hanggang dito na lang yung video natin guys. Maraming salamat nga pala sa mga tropang bikers ng Bacom. Shall we have breakfast together?